What's up guys? Good morning. This is Sir Seth, your US stock market teacher sa Pinas. And then the question now, okay, here's my question to you. Ano ang ETFs para makapag-invest tayo kahit may nangyayaring Ukraine-Russia war, inflation, and Fed rate hike woes kasi napakadami nangyayari sa mundo. So sa mga members ko dun sa Discord, you know what to invest all the way back pa 3 months ago. So mga bago, please do join our Discord group. Just check the links on the description below. So let's take a look at some ETFs that investors can consider as war, inflation, and Fed rate hike worries. Okay, shortcutin natin. So na yun. Spider S&P Regional Banking ETF. Una, ito this one. Ito yung symbol. Check muna natin kung available ba sa GoTrade. Baka tingin tayo ng tingin tapos hindi naman pala available, di ba? O KRE, hindi si Krispy Kreme, si Spider S&P Regional Banking ETF. Kasi, let's go back, check natin the idea of it. The shift towards a tighter monetary policy will push yields higher. Yields means yung mga interest, mas tataas lalo. Thereby helping the banking sector. Kapag nagtataas kasi ng interest rates, yung mga interest rates din ng bank na binibigay nila sa loans sa mga tao, sa atin, tumataas din kasi regulated yun eh. Kailangan nila sundan yun. This is because rising interest will help in boosting profits for banks, insurance, and managers. Okay? So, good ang mga bangko in general. So, next is USO, United States All Fund. Check muna natin kung meron. USO. Wala. Huwag natin tingnan yan. Okay? Kasi hindi mo naman may invest sa GoTrade. Ito maganda. ProShares S&P 500 Aristocrats. Dividend Aristocrats. NOBL. Okay? NOBL. Check natin if available sa NOBL. So na yun? NOBL. Uy, meron! Okay. Sino ba to? Dividend Aristocrats are companies in the S&P 500 that is not just to pay but have raised dividends for the past 25 years. Kasi ang gusto natin, siyempre, nag-i-increase yung mga cash payments sa atin ng companies. And itong mga company na to, consistently sila nagtataas for the past 25 years. So, hindi lang siya temporary. Okay? Kasi some companies na magbabayad ngayon, tapos pababa na pababa pa yung dividend rate. So, sa simula lang maganda. Pangit yung ganon. Okay? So, Dividend Aristocrats or Blue Chip Dividend Paying Companies or malalaking companies with a long track record of increasing dividends payments year over year. Moreover, Dividend Aristocrats Fund give investors dividend growth opportunities. Okay, so these are dividend growers. So gold, wala dun sa atin. So basically, dalawa na natutunan natin today. Okay, to combat kung saan tayo mag-invest sa mga nangyayari ngayon, so Ukraine, Russia, inflation, and Fed rate hike woes. It's on the financial sector and on Dividend Aristocrats na blue chip. So, somehow nakaka-receive tayo ng dividends, okay? Ano nga ba laman ni Doble Top Holdings? Check ko ako ano laman nito, ah. Ay, mali pa yung na-type ko. Okay, so nandito nga tayo sa Market Watch. Check ko yung laman niya. Ito, una makikita. Ito, actually, maganda to. Ang sector allocation niya, mataas siya sa industrials. Okay, ito. Tapos, mataas siya sa industrials. Yan. Consumer goods din and financial. Ang ibig sabihin nito, kapag sumisikip kasi ang pag-ikot ng pera sa ekonomiya kasi kailangan taasan at i-kontrolin ang inflation, mas tumataas yung stocks na necessities versus wants. Okay? Necessities means instead of bibili ka ng technology, bagong electronic car, bagong Apple iPhone,
ilalagay mo na lang yung pera mo sa consumer goods, sa mga pagkain muna. At saka pinaka-importante na hindi mawawala yung banking sector. Okay? Well, in grand scheme of things, okay? Lagay natin si ano ah, si yung favorite natin. Meron akong ano, meron akong subscriber plus na they pay around 50 or 60 pesos para mag-guide ko sila. You can join too. Just check on the links below. Ito yung ni-recommend ko way, way back before kasi it's an ETF that has a manageable beta. This one, 0.97. Ito yung titingnan natin, okay? 0.97. It means hindi siya ganun nagsiswing up and down. Okay? Tapos, saan yung holdings nito? Holdings. Ito, may papansin ka. Dun sa report kanina, kung anong magandang sector, hindi na mataas yung allocation ni SHT sa financial services. In addition, ito din is kapareho din siya ni Noble, okay, as a dividend aristocrat. Comparing the two, kasi the goal daw is kumuha ka muna ng dividends mo, tapos dun ka muna sa may financial sector kasi habang marami nangyayari sa mundo, kumikita ka. Okay, at saka malakas yung potential na kumita. Kasi may dividends ka at nasa blue chip stocks ka rin. Ito maganda. Compare natin yung dalawa. Diba? Kay Noble and SCHD, ito, as you can see it here, equity large cap sila or equity ng malalaking kumpanya. Okay? Yung issuer niya, si ProShares, isa si Charles Schwab, si SCHD. Mababa yung expense ratio, okay, ni SCHD, kaya gusto ko siya. Ibig sabihin, yung binabayad natin kila ProShares and Charles Schwab, mababa. Pareho naman silang passive. Pero, oops, pinagsasign up ako. Pero ito pinakamahalaga sa tinitingnan ko, okay? Una, since dividend play mo na daw tayo, gusto ko dito. Okay? Kasi mas mataas. Pangalawa, habang dividends, ano yung mas stable on capital appreciation, makikita ko pa lang eh. Ito, negative. Ito, negative 7 for year to date. Mas grabe kapag technology ka, malamang paon ka pa sa negative. Pero, this one, papansin mo, mas mataas siya ng kukunti. So, kung mag-invest na lang ako dun sa, i-maximize ko yung pera ko, na conservative allocation, dun na ako sa ano? Sa mataas yung dividend yield, at saka, mataas din yung yearly returns, yung past returns. Okay? Siyempre, ito yung pinapoint out ko kanina. Okay? Asan na yun? Ito. Na yung growth stocks, wag na wag na muna tayo mag-growth stocks. Mag-ano muna tayo? Dividend play or value stocks. Ito, QQQ, this is technology versus value. Okay? Ito, ito may year-to-date return. Oh. Negative 14 siya, mas malaki binaba. Ito, manageable. Nakaka-receive ka pa ng dividends. Okay? So basically, that's it, guys. Thanks you for watching. Do comment below para tumaas yung rank ng video. Bye!